Hello po mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ako po si Sister Leia at ginawa ko po ang video na ito to share with you my journey. I was tested positive with COVID-19 last Tuesday, and 3 days after I was admitted here in Almafraq Hospital. I would like to declare that God is really good. He is indeed, and He is really amazing. Kasi po, ako po ay nangihina, but God strengthened me. I have so many doubts, I have so many worries, but God changed it with gladness. Bakit po? Kasi yung period po na ako po ay nasa bahay pa, God gave me a message. Sabi niya sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Sabi ko, bakit ako tinamaan? A lot of questions po. But God reminds me of this message na ang sitwasyong ito ay hindi kontrolado ninuman. Maraming nagaganap po sa mundo na hindi natin kontrolado. Only God knows, and God has always a reason for this. Binitawan niya rin po ako ng isang verse sa Psalms 27 verse 14. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Bakit po ito ang binigay sa akin ni Lord? Dahil po ako ay atat. Ako po ay palaging nagmamadali. Hindi po ako marunong maghantay. But when God gave this to me, I've realized, bakit ka ba nagmamadali, Lay? Everything happens for a reason. Sorry po. Everything happens for a reason. Everything has a purpose. All you have to do is wait for God's timing. And yes, God's timing is always perfect. Now, I am being monitored by very, very attentive nurses and doctors here in Almafraq. Wala po akong sukat akalain kung bakit ko ito pinagdadaanan. Pero God reminds me na sa sitwasyong ganito, wala po sa ating makakatulong kundi siya lamang. Ang sabi niya sa akin sa Mika 7 verse 7, but as for me, I watch in hope for the Lord. I will wait for God my Savior. My God will hear me. And He hears me. He hears us, even our silent griefs. I cried a lot. I asked Him, He gave what I needed. Not just the wants, but what I needed the most. Ang channel of blessing ng Panginoon ay Kanya pong pinagkaloob. Friday, the test was taken from me, and the result came all negative. Praise be to God dahil na-relief po ako. And I'm still looking forward for more negative results. Hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil nagpositibo man ako sa unang test. Positibo po ako na ako'y gagaling. Positibo rin po ako na isang manggagamot lang ang makakapagpagaling sa akin at sa lahat ng mga nasa banig ng karamdaman. Yun po ay si Lord. Positibo rin po ako na may hangganan ang virus na ito. Positibo rin po ako na matatapos ito in God's perfect timing. So I wanted to let this video encourage each and every one of us, infected man po or hindi infected. Let's call upon His name. Let's knelt down and ask for forgiveness. There's always a room for repentance. All we need to do is to call upon His name and wait. Learn to wait. Learn to wait in His timing. Marami po kasi yung pagkakataon na tayo ay hindi nakakapaghantay. But when we wait, and we receive what God has given, it's always, always unbelievably awesome and amazing. I just wanted to say thank you din po sa lahat ng mga nag-pray for sa akin, sa lahat po ng member of the church. I cannot name every one of you, but I will let God bless you. Alam ni Lord ang desire ng puso ng bawat isa. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At nawa ang mensaheng ito po ang aking patunay ay maging maging encouragement po sa bawat isa sa atin. No matter what the situation is, always give thanks.
Isa lang po ang prayer request ko na hihingin sa inyo bukod po sa aking kagalingan. But for those frontliners, I would like and sincerely asking for all your prayers for their maximum protection, na nawa bigyan pa sila ng kalakasang nagmumula sa Panginoon at kagalingan for their tiredness. Kitang-kita ko po kung paano sila nagpapagal. Kitang-kita ko po ang mga pamamaga sa mga mukha nila, ang mga pangangatog nila sa kanilang mga kamay dahil hindi pa sila kumakain, hindi pa sila nakapagpahinga ng maayos. All I need is for everyone to also pray for them, not just for ourselves and our family. Let us pray for them so everyone can be treated as well. They are the channel of blessing of our God. So, yun lamang po ang may i-ask ko sa inyo. And I would like to give thanks and glory to our Father in Heaven, our great healer, our great provider. I don't have to worry no more because I'm a daughter of a king, the King of Kings and the Lord of Lords who created us all. And that's one thing I am so blessed dahil alam ko na ang sinasamba kong Diyos ay buhay at siya ay handang tumulong at handang abutin tayong mga tumatawag sa kanya. Maraming maraming salamat po sa inyo at nawa po ay nagkaroon po kayo ng galak hearing for a positive patient na nagtetestify sa mga oras na to. Maraming salamat po sa inyong lahat and I pray for everyone to be safe and nawa po magkita-kita tayong muli sa pagpuri sa ating Panginoon sa ating simbahan. To God be the glory po. Paalam!